Ipapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si May, pero tawagin niyo na lang ako ng Pax. Okay? Pero bago natin kalimutan ang lahat, hindi niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like and share. Okay? Hi mga kalamlam! Andito po ako para i-share ko sa inyo kung ano po yung natutunan ko at kung ano yung na-experience ko sa pag-voice lesson. So, yung topic po natin ngayon ay tungkol po sa pag-voice lesson. Okay? Nung ako po ay nag-start na mag-voice lesson, ito po yung pinagawa sa akin, tip 1. Ang tip 1 na to, ang unang pinagawa sa akin, may binigay sa akin na yung lyrics. Tapos, yung lyrics na yon ay pinakanta po sa akin. Tapos, nung pinakanta na sa akin, so kinanta ko naman, at nung narinig na po niya ang pagkanta ko, ang ginawa niya, pina-stop na niya. So, natapos man yun o hindi, yung songs, pina-stop niya na po talaga. Nung binigay niya sa akin yung lyrics, at sinabi niya yun sa akin na, basahin mo mula simula hanggang baba, hanggang katapusan. Bakit? So, nagtaka ko, syempre sa isip-isip ko, nagtaka ko, bakit? Ba't niya pinapabasa sa akin? Nabasa lang. Pero, wala yung tono. Pinatanggal niya yung tono. Diba? Kasi, doon niya pala masasabi sa akin kung paano pala ang tamang pronunciation. Marami po talaga nabiyayaan talaga ng mga magagandang boses. Sa totoo lang, diba? Talagang kasi libo-libo na nga talaga yung mga maraming magagandang boses talaga. So, paano natin malalaman kung sino ba talaga yung mga magagaling talaga na matatawag talagang professional singer, 'di ba? Na halos na nasa kanila na lahat. Pero ang unang tinuro po talaga sa akin ay yung pagbigkas po. Yung pagbigkas, sobrang mahalaga po talaga kasi yun. Yung pagbigkas po ng bawat lyrics. Yung lyrics na habang kinakanta mo siya, kailangan nalilinawan ang mga bawat katagang na sinasabi mo doon. Hindi pwede na kumakanta ka lang at nasusunod mo yung lahat ng intro, nasusunod mo ang lahat ng tono. Hindi pa rin yun pabor sa kanila kasi mas una talaga nila pinapakinggan yung kataga. Yung mga salita na nababanggit mo. So, mahalaga po talaga yun yung yung pag-practice po natin sa pagbigkas po ng mga salita. Kasi sobrang mahalaga po talaga yun. Yun po talaga yung tinitingnan mo na nila in the first place. Okay? Tip 2. Ang susunod po nila tinitingnan is yung emotion, showmanship. So, paano ba ginagawa yun, diba? So, yung showmanship at saka yung emotion, nangyayari lang po yun pag yun ay una, babasahin nyo muna yung lyrics. So, kung pag nabasa nyo na yung lyrics, syempre, English man yan or Tagalog or ano man language yan, syempre, intindihin po natin kung ano po yung ibig sabihin ng lyrics. Yung ibig sabihin ng lyrics na yun. So, yun ang ilalabas ng emotion natin sa mukha natin. Diba? Meron yung iba dyan na pag kumakanta, pumipikit-pikit na ganyan. Tapos, meron naman yung iba na pag kumakanta naman, todo smile sila, diba? Todo smile. Hindi kaya, yung iba naman, grabe, sobrang maka-attack yung parang galit yung mukha, diba? Parang pabagsak yung mukha. Yung mga showmanship nila, sinasabayan po yun sa emotion, diba? Habang nag-emotion ka, sasabayan mo rin ng showmanship. So, ano pa ang ibig sabihin ng showmanship? Yung showmanship kasi, gumagalaw yung katawan mo at gumagalaw yung mga kamay mo. Hindi kaya, yung paa mo, yun yung ibig sabihin ng mga showmanship. Kailangan din po kasi na isabay natin ang showmanship doon sa pagkanta natin at pati yung emotion, isasabay din natin yun. So, minsan, ginagawa ko rin po yun yung pag-emote-emote ng mukha ko at ginagawa ko rin po yung showmanship. Hindi lang, hindi lang na matatawag na kumakanta ka lang. Kasi, doon na feel ng ibang tao yung paghugot mo ng kung ano yung kinakanta mo,
mararamdaman nila yun. Mararamdaman nila kung ano ba yung kinakanta mo, malungkot ba, happy, or ano ba yung laman ng ano, laman ng music na kinakanta mo. Mararamdaman nila yun dahil sa pinaparating mo sa kanila yung emotion at showmanship mo. Tip 3 mga kalamlam, syempre, sasabihin ko rin sa inyo kung ano pa yung mga dapat yung malaman sa pag-voice lesson. Syempre, yung mga susunod, paano nga ba isa rin sa mabibigkas ng maayos ang ating mga katagang salita. Okay? Unang, para hindi mangawit ang ating bibig at hindi mapagod ang ating bibig, lalo na pag yung mga kinakanta po natin ay sobrang bilis, mga dance music or rap music, yan, mga mabibilis po yan. So, nangyayari, nangangawit po yung bibig natin. Okay? So, ang ginagawa niyan, para hindi mangawit po yung bibig natin, nilalagyan po yan ng kutsara. Kung wala po kayong kutsara, ito pong apat na daliri, pagkakasyay mo po yun sa bibig nyo. Ganyan. Parang ganyan. Ipapasok nyo ganyan. So, ibababad nyo siya doon ng mga ilang seconds or isang minuto para yung panga nyo, maano siya yung, ano ba tawag doon, hindi siya mangangawit. Kasi itong panga natin, pag hindi natin ito na ano, na-stock up po yan. So, pag na-stock up, may mga salita na baka hindi mo na mabanggit habang kumakanta ka. So, isa din po yung sekreto na natutunan ko po doon sa nagturo po sa akin na kailangan ang ating panga ay ini-exercise din po natin. So, paano natin i-exercise? Ganito po. So, lagi mo uunatin yung bibig mo para yung pagbigkas mo ng mga salita ay napakadali mo lang bigkasin. Katulad ng I. Pag sinabing I, uunatin mo talaga yung bibig mo. I. Like that, di ba? I. Di ba? So, pag O naman, hindi pwede na O. Parang, di ba, pag nagbigkas tayo ng mga salitang I, O, mga ganun lang yung buka ng bibig po natin. Pero, ang totoo niyan, kailangan, pag nagsabi ka ng ano, pag nagsalita ka ng ano, ng I, O, or parang I, O, di ba? Parang ganun. So, lalakihan mo yung pagbuka ng bibig mo. O, parang gano'n, O, I, igaganon mo. So, kung I, isusunod mo doon yung parang forte ng bibig mo, I, parang ganyan, like that. Pag O, pag A. Kahit gaano kabilis mga kinakanta nyo, basta susundin nyo lang po yung mga sinasabi ko sa inyo, hindi basta-basta mapapagod yung inyong panga. Kahit how many times kayo kumanta, kahit maraming beses kayo kumanta, hindi basta-basta mapapagod yung panga nyo at matatapos nyo yung music. Okay, tip 4 na po tayo mga kalamlan. So, ano-ano pa ba ang dapat nating malaman sa pag-voice lesson? So, ito po, i-share ko po ulit sa inyo na ang dapat po nating malaman ulit paano nga ba kumanta na hindi ka po nahihirapan sa pagkanta din. Minsan, mga kalamlam, kaya minsan, nahihirapan din tayo minsan kumanta kasi dito natin, yung iba kasi dito kinukuha yung boses. So, hindi pwede na ang boses ay dito kunin sa lalamunan. Kasi magkakaroon ng problema ang ating lalamunan, 'di ba? So, ang isa sa mga sekreto doon para matutukang kumanta din, isa din po sa tip na binibigay po nila yung pagkanta na manggagaling po sa diaphragm. Okay? Yung diaphragm, syempre, pagkakanta po kayo, okay? Luluhod po ako ganyan. Yan, okay? Okay, ganyan, diba? So, pagkakanta po kayo, kunyari, yung parating na po yung yung lyric, so, ang gagawin nyo, mabilisan talaga yung paghugot nyo ng hininga. Ganyan, diba? Para pumasok agad yung hangin doon sa diaphragm nyo. So, habang kumakanta kayo, unti-unti nyo po bibitawan ang bawat kataga po ng lyrics nyo. Hindi nyo pwede basta-basta nabitawan agad yung hangin na kinuha nyo kasi
mauubusan po kayo ng hangin. So, anong mangyayari po pag naubusan po kayo ng hangin ay ang mangyayari po sa inyo ay mapipiyok po kayo. So, ang gagawin natin, syempre, pag pumatapot tayo, need po natin na maraming mahahatak na hangin at unti-unti natin ilalabas yun kung saan pipigilan po natin yon. Ganyan, pipigilan natin ang ating hininga habang kinakanta natin yung music, habang binabanggit natin yung mga salita, hanggat na matapos po yung istansya na yun, saka po tayo huhugot ulit ng panibagong hangin ulit. Diba? Ganyan. Ganyan siya. Okay? Mga kalamlam, is T5 na po tayo ngayon. Okay. Ang T5, paano nga ba gumawa ng iba't ibang tunog ng ano, ng pabuka ng bibig natin? Syempre, isa din po to sa tinuro po sa akin. Ganito ha. Ganun, parang ganun siya. Okay. Isa po to sa mga natutunan ko ay yung tinatawag po nilang falsetto. So, palaki po ng palaki po yung bibig. So, may mga tunog sila na iba't ibang tunog na pinapagawa po sa inyo. Mga iba't ibang tunog na ipapagawa po nun sa pag ikaw ay makikipag voice lesson. At ito pa ang ibang mga tunog na dapat na gagawin. Siyempre, pag umano kahigop po kayo ng ano, kukuha po kayo ng maraming hangin. So, meron namang straight na ano, na boses. Parang ganon, di ba? Parang ganon din siya. So, marami talaga pinapagawa sa'yo pag ikaw ay mag-voice lesson din po. So, susunod po niyan, syempre, 6 na po tayo mga kalamlam. Syempre, need po natin na i-stretch yung ating mga katawan. Stretch po yung ano, yung ating poses. Yan. Minamasahe po ito. Minamasahe po yan. After nyo masahein, siyempre, stretch nyo rin yung mga katawan nyo. Balik ako, siyempre, gagamitin nyo rin yung sa pag-showmanship nyo, diba? Tapos, ikot-ikot nyo po yan. Tapos, ibabalik nyo ulit. Pak. Tapos, ganyan po ulit. Pak. Yan. Hanggang sa 1, 2, 8, 8, 1. So, tip 7 na po tayo ngayon, mga kalamlam. Alam nyo ba, mga kalamlam, paano nga ba kumanta ng hindi ka nahihiya sa mga kasama mo pag kumakanta ka, 'di ba? Minsan nahihiya po tayo, lalo na kung yung boses po natin ay hindi naman ganoon kaganda. So, wala naman po problema doon kasi kung kakanta ka naman sa birthday o kung saan o sa bar or what, hindi mo naman kailangan ng napakagandang boses, hindi mo naman kailangan na maging professional voice, basta marunong ka lang kumanta at may tono ka lang at nakukuha mo naman yung tamang proseso ng pagkanta, kayang-kaya mo gawin yun. Hindi po nakakahadlang ang hindi po marunong kumanta. Hindi po hadlang ang pagiging trying hard na hindi ka na po kakanta. Porkit pa na trying hard ka, ay bawal ka nang kumanta. Hindi po yun bawal, mga kalamlam. Basta ba naman na okay po yung notes nyo, okay po yung pagkuha nyo ng
hangin mula po sa diaphragm at nabibigkas nyo naman po ng maayos yung mga salita sa lyrics, magagawa nyo pong kumanta ng maayos po. Tip 8 na po tayo mga kalamlam. So, ano-ano nga ba ang mga properly na kakainin natin para manatili at maging maayos pong ating boses na syempre pag tayo, lalo na pag yung ginagawa natin itong panghanap buhay, di ba mga kalamlam. Siyempre, pag ginagawa natin itong hanap buhay, siyempre, ang gagawin po natin, aalagaan po talaga natin ang ating boses. So, ang mangyayari, siyempre, may mga bawal po yun. So, ano-ano nga ba yung mga bawal? Ang mga bawal kasi, so, bawal, alam nyo naman po yun, di ba? Bawal kumain ng sobrang matamis. Pero pwede ka naman po kumain ng matamis, pero hindi masyadong marami. So, pwede ka rin po kumain ng, pwede ka rin po uminom ng malamig na tubig. Pero, hindi naman ganun karami ang pag-inom mo ng malamig. Konti lang, yung parang ano lang, sapat lang. Pero, hanggat maaari, wag na po iinom ng malamig na tubig. Kasi, nakakamalat po yun ang voice. Lalo na pag yung kagagaling mo lang sa voice lesson, di kaya kagagaling mo lang sa ano, sa pagkanta, diba? Kunyari, nagkumanta ka, nag-concert ka, kunyari, or kumanta po kayo sa bar, or saan man. So, ang mangyayari, pag naano po yun ng sobrang malamig, magkakaroon po ng ano, yung lalamunan nyo, magkakaroon ng parang sugat-sugat ng mga maliliit. So, ang mangyayari, mamamalat po kayo nun. So, hindi po kayo makakakanta ng maayos, dahil pag kumuha pa ko yun ng hangin, so ang mangyayari, matutuyo po to. Ganun po nangyari po nun sa akin. Kasi syempre ako, matigas po ang ulo ko minsan. Kumakain po ako ng yelo. Mahilig po ako kumain ng yelo. At hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin kumain po ng yelo. Kaya minsan yung pagkanta ko matino, minsan hindi. Kasi pag matino ang kanta ko, ibig sabihin, nagpahinga po ako sa pagkain po ng yelo noon. So, pag hindi matino po yung kanta ko, ibig sabihin, kumain po ako ng yelo noon. So, yun ang lagi na, ano, ang, ano po sa akin. So, pero, ito pa, so, ang dapat natin gawin sa, para maging maayos po yung boses natin, syempre, need po natin na lagi natin to sasapinan, 'di ba? Kung may pagkakataon na kunyari malamig po yung panahon, 'di ba? So pag malamig yung panahon, sasapinan natin tong ating leeg para maalagaan po natin lalo yung ating lalamunan. Ang pang-shampoo natin, lagi po natin na iano yung i-schedule yung sarili natin na matulog po ng maayos sa oras, sa tamang oras. Bawal magkuyat. Ako, mahilig po ako magkuyat sa totoo lang. Pero, syempre, hindi naman ako as in professional singer. Pero sa mga professional singer talaga, ginagawa po talaga nila yung mga properly na ano nila, yung maayos na pagtulog, bawal sila masyadong magpuyat. Kasi nga, minsan naapektuhan din po yung boses po nila. Okay? So, top 10 na po tayo mga kalamlam. So, yung top 10 po natin, pag kumanta po tayo, iwasan po natin yung laging busog. Okay? Kasi, pag kumanta po tayo na sobra-sobrang busog, hindi kaya, yung kahit nga lang may konting laman yung tiyan eh, pagkakanta po tayo, nahihirapan po tayo humugot ng maraming hangin. Diba? So, kung na-observe nyo po yon o napapansin nyo, nasa pagkakanta kayo at nahihirapan po kayo huminga at maghugot ng may hangin, paghugot ng hangin, tapos parang hindi kayo makahinga, so ibig sabihin nun, masyadong napupuno po yung tiyan nyo. So, sa pagkanta po kasi natin, bawal na bawal po talaga yung tiyan po natin na full tank. Kailangan yung medyo talaga gutom talaga yung stomach natin bago po tayo kumanta. At mga kalamlam, natapos na po yung ating mga 10 tip na binigay ko po sa inyo. Sana po mga kalamlam may natutunan po kayo sa akin kahit papano na mga na-share ko sa inyo na natutunan ko rin po sa aking mentor. Okay? At mga kalamlam, paalam na po. At
susunod po ulit sa mga susunod kong video na vlogs. At abangan nyo po yun. At kita-kits po tayo sa susunod po na vlogs ko. Bye! Out na naman utak. Oh, nasa na ba ako? Yung pag-emosh, pag-emot ng mukha. Mali pala. Hindi, ganito. Aray ko. Ano yung kagaguan niyo po? Parang tama. Tip 7 na po tayo. At anong tip 7 na? Ngayon. Okay?